Ikaw ba ay merong nakaaway o may mga taong kagalit? Dahil minsan hindi maiiwasan ang mga ganyang pangyayari. Dahil mayroong talagang tao na walang magawa sa buhay at hangad lang ay manira sa kapwa. Lalo na sa trabaho na ating pinapasukan, hindi natin mapipigilan na mayroong tao sipsip o may paninira sa atin na magbubunga sa di pagkakaunawaan at ito'y magdudulot ng galit sa isa't isa. Para maiwasan ang kanyang mga bagay o pangyayari, mainam na gamitin ang orasyong ito na aking ibabahagi. Pero bago ang lahat, ay shoutout muna tayo sa ating mga Pulidong viewers na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang at patuloy na pagsuporta. Pagpalain kayo sa ating Diyos Ama. Pagpalubag loob upang maalis o mabawasan ang galit sa iyo ng tao. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa aking munting channel. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Sa episode na ito, magbabahagi na naman tayo ng isang kaunting kalaman tungkol sa orasyon. Pero bago ko ipagpapatuloy, kung ngayon ka lang napadaan sa aking munting channel at gusto mo ang ganitong klaseng video kung saan maragdagan ang iyong kaalaman patungkol sa agimat, mutya, anting-anting, orasyon, kasaysayan, tradisyon at paniniwala sa kapangyarihan, ay mag-subscribe na at i-click ang bell icon para lagi kang ma-update sa tuwing may bago tayong videos na i-upload. Pamamaraan sa paggamit ng orasyong ito bago ka manao o bumaba sa bahay ay dasalin lamang ang mga sumusunod. Una, magdasal ng isang Ama namin, isa Ama Ginoong Maria at isang sumasampalataya at isunod ang orasyong ito ng 3 beses. Saka iihip sa sarili ng 3 beses at iihip sa hangin at sabitin ng 3 beses ang pangalan ng may galit sa iyo o sa mga tao na kaaway mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sapagkat iyo'y nagmumula ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Ama Ginoong Maria, na puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumulang paririto, maghuhukom sa mga nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ito na po ang orasyon. Markang, sulong, agunay, og, mokong, ambulong, gorimplis, mamukay. Markang, sulong, agunay, og, mokong, ambulong, gorimplis, mamukay. Markang, sulong, agunay, og, mokong, ambulong, gorimplis, mamukay. Dasalin lamang yan gabi-gabi bago ka matulog, at asahan mo na ang kagalit mo ay maalis na at mababawasan ang galit sa iyo. Huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos. Yan po ang ating orasyon, pampalubag-loob at iwas kagalit sa mga tao. Sa mga nagnanais o gustong madagdagan ang kaalaman tungkol sa ganitong usapin, mag-subscribe lang po at i-click ang bell icon para sa aking mga future uploads. Panoorin ang aking mga nakaraang video para dagdag kaalaman. Salamat po. God bless us all. Hanggang sa susunod na episode, ito pa rin ang inyong lingkod, Kapangyarihan sa Paniniwala.